What's up mga Kaitlog? So natagalan yung next vlog natin kasi nga medyo na-busy ako. Actually, na-busy na naman ako. And nagpalit kasi tayo ng auto. So inasikaso ko muna. Kaya hindi ako nakapag-vlog last week. So ngayon, bago ako mag-prep before, dito na talaga ako nag-gym. Nung nasa Tayuman pa lang to, nilipat na lang dito sa may bandang Sondo area. Hindi ko na papatagalin. Shoulder training natin, puro superset lang. Same nung ginawa natin sa chest day. Bali, 3 supersets, isang warm-up set, and isang finishing workout. So let's go! Bali, itong warm-up na to, hindi to nag-work sa iba, sabi nila. Yan. Kasi nga, yung resistance, pababa. So, dapat pahila. So, kung hindi nag-work sa inyo yung dumbbell, pwede kayong gumamit ng cable para at least ang resistance manggaling pa-side, hindi pababa. Yan. Pero ito, nakukuha ko siya. So, ang technique ko lang dito is relax lang tong grip. Yan. Pati bicep, relax lang yan. So, pakiramdaman nyo yung sa punong arms mismo. Bali, yung warm-up natin sa shoulder is gagamit tayo ng plate, different variation ng plate raises. Yan, front, side, bend, then lateral. Yan. So dito, i-make sure nyo lang na uminit buong deltoids, hindi lang itong front. Bali, yan, ganito yung grip ko. Or pwede rin, kung wala kayong ganitong plate, di ba meron naman yung may butas. Dito nyo lang hawakan sa gitna. Pero dahil ganito yung plate, mas prefer ko yung nakalapat yung palm ko. Yan. Para yung bigat, parang mismong nasa kamay ko. Bali dito mga ka-itlog, yung gagawin nyo is 3 to 4 sets nito. Minimate sure natin na fully warm up na yung shoulder. So, like nung sinabi ko, dapat nakapump na siya dyan. Ayan. Yung first warm up natin, pump na agad, di ba? Kita nyo yung separation. Umangat agad tong lateral. O yan yung dapat na mapansin nyo. And make sure nyo medyo bumibigat na siya bago nyo yung starting workout. Para at least, kapag mag-heavy kayo ng mga presses, mas madali na siyang i-connect. Ma-i-improve natin dito. Like yung lagi kong sinasabi, mas ini-improve natin yung mind and muscle connection. The more na mas warm yung muscle, the more na mas safe i-execute yung workout doon. Pare dun sa mga nag-request ng training with clients, eto si Boss Jack. Mga 3 years na ba tayo, Boss? 4. 4, oh. Mga 4 years client ko na to si Boss Jack. So, balik-balik na lang kami. Pag busy siya, medyo laylo kami sa buhat. And then, pag medyo nag-gain na ulit siya, conditioning ulit. So, lifestyle na rin talaga. And yung off niya ngayon is mas napaganda kasi nga, yung off niya, as in, hindi na siya nag-crave pag-off ng sobrang daming food. So, napasok niya na yung control. And yung lifestyle, napasok niya na rin kasi yung mga pinipili niyang food is yung mga high protein food, low carb, low fat. And iniiwasan niya na rin na di ganong makatake ng sugar. So, yun na yung pinaka the best na nangyari kasi nga, naipasok niya na yung lifestyle. So, mas madali na ulit ngayon magpakondisyon.
first exercise natin mga ka-itlog is ang Arnold press, superset ng easy bar upright row. Shoulder level lang yung upright row natin. Ayan. So ngayon mag-easy bar tayo para at least safe yung wrist nyo. Lalo na kung wala kayong wrist support. Magpa-follow lang yung form ng wrist nyo doon mismo sa easy bar. Pero kung prefer nyo yung straight bar, okay lang din. Bali dito mga ka-itlog, yung progressive natin, ipapasok natin siya dun sa Arnold press lang. Dito sa upright row, pwede na tayong mag-stick sa weight. Pero kayo, kung feeling nyo, gusto nyo pong mag-add, okay lang din. Bali dito mga ka-itlog, ang target muscle natin dito is ang overall deltoids. Yan, front, medial, and rear. Okay, isa po dyan. So kung makita nyo, pump na siya. Sa Arnold press, tsaka sa upright, parehas, overall delts. First pa lang ng workout natin, hit na natin lahat. And then, yung next workout natin, doon natin nakabulit kung ano yung kulang natin. Bali dito sa training mga ka-itlog, para ma-maximize nyo siya, dapat every set, every reps, gawin nyo ng maayos. Huwag nyong madaliin. Kasi once may nadaliin nyo, useless na yung pag-superset natin. Hindi nyo na mamamaximize yung training. Wait ka naman dito sa akin, ka naman. Wait na konti. Sa side mo kunin. Yan. Sige, bagsak mo lang. Bagsak mo lang. Yan, wait ka na konti. Yan. Okay, go, kuha. Patak. Twist. Yan, twist mo dyan. Yan. Hold. One. Two. Yan. Yan. Dito mga ka-itlog, check nyo yung placement ng mismong arms. Like nun sa plate dito sa side, yung sa dumbbell dito sa front. Yung raise dito lang din sa side nung sa plate. Yung sa dumbbell, dito naman sa front. So parehas may twist ng arms. Pagdating dito, twist. Yan. Para ma-full squeeze nyo itong lateral head. So target muscle natin dito, lateral head. Pag nararamdaman nyo itong front delts, lean lang kayo ng konti. Yan. Lean forward lang ng konti. Yan. Huwag ganito. Kasi pag nagganito kayo, ito na talaga may hit nyo dyan. Itong front delts na. Ito yung grip ko. Yan. Yan. So, hanapin nyo lang yung grip nyo na parang yung plate is yung mismong kamay nyo. Check nyo mabuti, nag-change ako ng position ng ano, ng grip. Basta try nyo lang kung ano yung mag-work na grip. Okay lang magpalit-palit, basta same target muscle.
third exercise natin mga kaitlog is reverse pec fly. Yan. So, dalawang variation yung gagawin natin dito. Superset siya. 10 ng ganito. Yan. Dito nakapatong yung lock ng bar. Yung bar. Yan. Dito nakapatong for 10 reps. And 10 reps din dito. So, ang form nyo dito mga kaitlog is hindi nyo siya ipo-full squeeze sa likod. Like nito. Hindi siya ganyan. Ang target lang natin is maliit na muscle. Ito lang. Itong rear. So, ang range na lang for me dito, yan lang. Kita nyo, umangat na siya. Yan na yung pinaka-squeeze niya. Pag in-squeeze nyo pa yan doon, i-hit nyo na rin yung overall traps. Mid traps, saka lower traps, sa gitna ng back. Yan. Kaya ang target natin is dito lang. Yan lang. Then, controlled pababa. Control. Explosive. Yan lang range niya. Kasi nga, small muscle part lang siya. So, kung ipo-pull nyo yan, ahatak na kayo ng ibang muscle. So, kung mapapansin nyo, ang heavy natin is yung dun lang sa press. Itong workout na to, more on intensity. Hindi tayo masyadong nag-focus dun sa overload. Kasi nga, pag mag-overload tayo, hindi na natin mamamaximize yung muscle part. Dito, same lang din yung approach natin. Light to moderate weight lang. Dun lang sa mararamdaman natin yung muscle. At the same time, makukuha natin yung full range ng muscle. Kung makita nyo, hindi naman tayo nag-heavy, pero yung pump. So, dito, mararamdaman nyo sa workout, mainit, sobrang init. Kasi nga, more on tension lang siya. Hindi siya dun sa weight. So, mapapump na mapapump, mapupunit na kayo ng muscle, dun lang mismo, tension. Hindi dahil sa sobrang bigat. Go. Up, yan lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, switch. Yan. Go. Up. Yan lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kita nyo yung movement ng rear. So once umangat na siya, all good na kayo doon. Finishing workout natin mga kaitlog is yan ang advantage natin sa lahat. Yan ang talagang sobrang short workout. Yung workout boss. Finishing workout natin mga kaitlog is dumbbell upright row. Bali to hindi na siya static. 5, 4, 3, 2, 1 and then 5 na sabay. 5 5 4 4 and so on. Then pagdating nyo ng 1 1 1 and then sabay na 5. Yan. So dito, yung sasabay, pwede nyo siyang gawin na failure. Or kung kaya nyo maka 10, maka 15. Kasi ang goal natin dito is to burn out the muscle. Target muscle natin dito, overall ulit. Diyan nyo makukuha yung 3D look. I-make sure nyo na lagi silang tinatamaan lahat. Kung laging one part lang ang ini-hit nyo, tina-target nyo, hindi nyo makukuha yung bilog na itsura.
Dito mga kaitlog, pwede nyo gamitin yung sinabi ko sa nakaraan kong vlog, yung wrist strap yung meron dito. Yan. Para at least hindi masyadong masakit dito sa forearm. Pero kung kaya nyo naman itolerate yung pain dito sa forearm, okay lang din. And kung nagbibuild din kayo ng endurance dito sa forearm, so mag-wrist strap na lang kayo. Check nyo mabuti yung rear. Itong rear delts natin, may sarili siyang buhay. Kita nyo, nag-working rear part, ayan. So, all about angle mga bro. Hand placement, techniques, kayo mag-grow. Diyan yung mas-shape kung ano yung target shape nyo. Bali yan ang ating full superset shoulder workout mga kaitlog. So, kung nakita nyo, naka-prioritize pa rin per muscle part. And yung form, sobrang importante. And yung picking of weight. Ano ba yung saktong tatamaan yung muscle nang hindi kayo mag-a-attract ng ibang muscle. So, be wise dyan sa pag-pick ng weight. So, if feel nyo sobrang bigat, bawasan, walang kaso yun. Ang importante dito, yung pinaka-tension maramdaman nyo doon sa muscle part na iti-training nyo. Hindi na natin papatagalin itong vlog, mga kaitlog. Huwag nyo kalimutan i-like, share, and subscribe. And sa mga bago natin kaitlog, welcome dito sa channel. And, antay-antay na lang sa next vlog natin, mga kaitlog. God bless.